Magandang hapon. Welcome to Saraga Koi Farm. Advice ko lang sa mga fellow fish keepers natin at saka ornamental fish keeper, tuloy-tuloy lang, huwag tayong susuko. So mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So mga pre, for this video ay dumayo tayo dito sa poblasyon Ilawod, Saraga, Iloilo. So pinuntahan natin dito ang Saraga Koi Farm. So mamaya ipapakilala ko sa inyo ang ating kahabi na isang koi keeper. So mga pre, bago natin simulan at libutin ang Saraga Koi Farm, so make sure muna na naka-like ka sa video natin. At syempre, i-click mo yung subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video yung ginagawa ko. So mga pre, hindi na natin patatagalin. Let's go! So mga pre, sa video na to ay kasama natin ang may-ari ng Saraga Koi Farm, si Sir Kinunjan Tono, Sir. So mga pre, ito yung guwapong may-ari ng Saraga Koi Farm. So si Sir Kinunjan Tono, Sir, magandang hapon. Magandang hapon. Welcome to Saraga Koi Farm. Sir, bago natin simulan yung paglilibot sa koi farm mo, so unang tanong, Sir, what do you do for a living? Employed po ako sa Iloilo Electric Cooperative bilang isang engineer. So mga pre, dito natin makikita na yung ang hobby natin, yung pag-aalaga ng isda, ay walang pinipiling profesyon. So mapatambay ka man, mapaprofesional ka man, as long as nasa puso mo yung hobby natin, yung pagmamahal mo sa isda, ay pwedeng-pwede kang pumasok dito sa aming hobby. So mga pre, sa mga naririnig nyo na sinasabi nila na yung pag-isda daw ay para lang sa mga tambay, so yun ay walang katotohanan. So ito, yung isda na to ay walang pinipiling profesyon. So as long as gusto mo, so pwede kang mag-alaga. So sir, paano mo na babalanse yung time bilang isang full-time employee at isang full-time na kahabi? So yung routine ko everyday, 5 a.m. Gigising, punta dito sa farm, then mag feed ng isda, then babalik para mag prepare para magpasok sa office, then sa hapon susundo kay Mrs., then balik dito sa farm para mag feed ulit. So yun yung routine ko everyday. So sir, sa farm mo, ano yung mga pwedeng expect ng manonood natin na makikita sa mga boxes ng madpad mo? Marami tayong variety of koi's, particularly gusangke. Yun talaga yung mga specialty ng Saraga Koi Farm, at saka yung mga black bass, utsuri, at saka meron din tayong red tilapia. So sir, unahin natin yung red tilapia. So saan ka nakakuha ng strain ng red tilapia mo? Yung story ng red tilapia natin medyo na nakakatawa, kasi binigay ito ng isang kaibigan. Binili nila as bilang red devil, kaso nung lumaki na, nakuha nila na isa pala itong red tilapia, so nascam sila during purchase. So binigay sa akin, nag-start from 9 pieces, so yan makita natin ngayon, dumami na. Sir, kailan mo na-establish yung Saraga Koi Farm? Nag-start ito, yung farm na ito, during pandemic, mga July 2020. So, nag-decide kami na mag-put up ng tatlo lang. So, kaso yung requirement dito is yung mobilization ng equipment, so medyo mahal. So sabi ng kapatid ko, yung vacant lot is i-occupy na lang ng pad. So naka-produce kami ng 14 na pad.
So sir, gaano na ba ka-stable yung Saraga Koi Farm sa estimate mo lang? Sa ngayon, sa nakita ko, medyo masabi natin na stable na ngayon kasi yung production is dumadami, sana magtuloy-tuloy. At saka yung market natin ngayon, medyo alam naman natin yung presyohan ng koi ngayon is mababa. Sana gumanda yung presyohan para yung mga pillow natin na fish breeder at saka iba pang ornamental fish breeder makabawi-bawi rin sa lugi. So sir, bilang koi farm owner, ano yung mga problema o yung mga trahedya na nangyari na or kung meron man sa farm mo na na-experience mo? So paglibot natin mamaya, makita ninyo na nakaset up talaga, may screen tayo sa gilid, tapos may net sa itaas. Kasi nung una, yung production natin medyo konti talaga. Meron nga na isang pond is naglagay ako ng 3,000 fry, nakaharvest lang tayo ng isang piraso na koi. Disaster, no? Disaster talaga. So, may natutunan din ako sa nangyari na kailangan pag nag-kuhan tayo, i-prepare natin talaga. Pag gumasto, gastuhan talaga para makita natin yung output. So dapat pala sa hobby na to, kung gusto mong makapagparami, huwag mong tipidin. Yes, kasi yung harvest mo, tipidin yung ibibigay sa'yo. Yes. So ngayon sir, dahil may mga nets ka na, may mga pa-protection na, yung upper layer, upper part ng mga mudpond mo, meron pa bang mga casualty na nangyayari? Meron, pero konti lang. Yung problema naman, kasi hindi ko in-expect na yung percentage na survival rate ng fry is marami, so sumikip yung kwan, yung laman ng pond. Crowded, no? Crowded na. So dapat pala lagi kang may time na isizing yung laman ng mga nets mo. Yes po, ginagawa natin ngayon every week, nagdinet tayo para mapili or yung mga malalaki ibebenta natin. So mga pre, ililibot namin kayo dito sa Saraga Koi Farm. So sir, saan tayo magsisimula? Doon sa dulo? So mga pre, samaan nyo kami ni sir, pupunta kami doon sa dulo. So ayun, oh, meron ng mga ano doon, mga predators. So mga pre, pupunta kami doon. So mga pre, dito tayo sa pinakauno-unang box ni sir. So sir, ano yung laman nito? Breeding ito is Kuhako Sangke. Kuhako tsaka Sangke. So sa nakita mo sir, ano yung dominant na lumabas? Kuhako ba o Sangke? Sangke. Sangke talaga. So mga ilang piraso to sir? Dito siguro mga nasa 2,000 to 3,000 siguro. Kahit maliit lang yung kwan, yung box natin, pero try natin magay ng pakain. Hala! Grabe mga pre, ang dami pala, oh. 2,000 to 3,000 pieces. So pasensya na mga pre, kasi hapon na. Hindi ko alam kung makikita sa camera, pero tingnan nyo, ang dami, oh. So mga pre, yung pattern ng koi dito, ang gaganda. Grabe sir, ano yung ano, yung parents nito sir, intense yung kulay. Ah, yes po, yes po. Tingnan nyo mga pre, oh, yung pattern ng Kuhako. Talagang hindi yun yung typical na Kuhako na orange. Yung iba talaga ang pula, oh. Gaganda ng mga showa niya, oh. So sir, may plano ka ba na sizing tsaka i-ano sila sa mas malaki pang pond? Oh. Bali next week yan yung target natin kasi sobrang sikip, eh. So yeah, ito yung unahin natin na kwan na pond na babawasan saka i-sizing. So yun mga pre, kung nakikita mo yung area na to, so medyo malaking mudpond to. Anong dimension ni sir? Estimate mo? May 20 by 30 siguro. 20 yung lapad? 15 by 30. 15? So 15 meter by 30 meter. So ganito to pre, kalaki yung pad na to. Pero yung laman nito so far,
ay 50 pieces pa lang. Pero yung laman na 50 pieces na to ay talagang masusing ini-select ni sir na para talaga intended talaga sa mga selection na koi. So nung nakarang araw pa lang siya nag-umpisa, so 50 pieces pa lang yung laman nito. So Sun sir, mga gaano karami yung target mo na ilagay dito? Puro mga 200 para mabilis lumaki. 200 pieces. So ano yung target size mo sir pag harvest mo dyan? Mga 5 to 6 siguro. 5 to 6. So good na yun pang market. So sir, yung pad na to, ano naman yung laman niya? Bali yung tatlong pad na to, isang parents lang. Ah, okay. So, kuha ko sangke pa rin. Kuha ko sangke. Meron sigurong leak yung net mo. Net, o oh, lumabas. Yan o, oh, yung mga ganda ng pattern ng mga sangke o. Oh. So, pasensya na mga pre ha, kasi tingnan nyo, tirik na tirik yung araw. So, hindi masyadong makita. Pero, ang gaganda mga pre yung labas ng cross ng kuha ko tsaka sangke. So, more or less sir, mga ilang piraso yung laman nito? Mga 2,000 to 3,000. 2,000 to 3,000. So, dapat pala sir, early yung sizing nito, no? Early. So, crowded to. Sobrang crowded to. So, mga pre, yung ginawa kasi ni sir, naglagay siya ng, anong tawag dito, sir? Net? Net. Yung fry net dito, hindi niya minaximize yung gilid. Kasi, pag tumagal kasi, yung mga damo, kinakain to, kaya minsan nasisira, kaya nag-extend siya dito. So sir, saan tayo pupunta sa sunod? Doon? Doon. So mga pre, pupunta daw tayo doon. So anong nandun sir? Showa at saka Utsuri. Showa at Utsuri. So mga pre, abangan nyo. I-update ko kayo pagdating natin doon. So sir, mga pre, tingnan nyo yung pad na to. Ang haba. So siguro sir, nasa 40 meter to? 40 meters. Mga 10? 8 siguro. 8? So estimated mga pre, 8 meter yung lapad. Tsaka 30 meters yung haba. So mga pre, yung laman nito ay sobrang konti lang. Talagang intended for mga selection lang talaga to na koi. So sir, mga gano'ng nakarami yung naselect mo dito? Dito mga 100 pa lang. 100 pa lang sir? 100 pa lang. So grabe yung ano, grabe talaga yung Saraga Koi Farm. Ka-stricto pagdating sa selection ng imagine niyo mga pre, sa libo-libong koi, 100 pieces lang yung talagang nakuha ni sir. So dito sir, ano yung laman nito? Dito yung part Showa at Utsuri natin. So mga pre, ito yung pond ng Showa cross Utsuri ng mga koi. So ayan. So bababa tayo mga pre, sana wag mahulog. Ayan mga pre, tingnan nyo. So more or less sir, gaano karami yung laman nito? Nasa 3,000 yung nilagay natin na fry kasi pag black base 3 days old, pwede na tayong mag-select ng fry. So pinipili natin yung mga black fry or tinatawag natin na kuroko. Ganda ng ano sir, oh, mga tancho sangke. Showa. Tancho showa. So sir, ang size nito, may nakikita akong 3 inches. Meron na atang 5 or 6 eh. Ayun oh, malaki. Oy, ang laki. So sir, naka-schedule na to for sizing? After ng kwan, ng doon, after 2 weeks siguro. Hinihintay ko pa yung partner ko eh. Si, shout out lang kay Migo Richard Galaura. Siya kasi yung kwan, yung parents nito ng fry natin is from Koi de Capiz kay Sir Richard Galaura. So sir, yung ano mo pala yung breeder nito nang galing kay Sir Richard Galaura? Yes po. Koi de Capiz sir, tama? Koi de Capiz. So sir, Richard Galaura, so shout out. So sana magkaroon tayo ng time at ikaw naman yung susunod kay sir. So sir, baka naman. So sir, ano yung pinapakain mo sa mga koi mo? Kasi mas production tayo. Pag nag-koi food tayo, medyo magasto talaga. So yung pinapakain natin is yung commercial pellets lang. Commercial pellets, pre-starter. Pero ang ganda oh.
kahit dito na yung mga pre, kahit medyo crowded yung mga koi. So yung body build nila, hindi siya ano, hindi siya manipis. Ang tataba mga pre. Sa bloodline siguro. Kasi yung parents nito is important talaga para marushin at saka umusako. So mga pre, dito tayo naman sa pan na to. So sabi ni sir, sobrang dami nito. So anong size nito sir? Nasa 15 by 20 siguro to. 15 by 20? Ala, ang dami! So mga pre, tingnan nyo. Ipo-focus ko. So tingnan nyo mga pre, papakainin namin para makita nyo. So tingnan nyo mga pre, kung gaano kadami yung mga koi. So sir, estimated mo ilang piraso yung laman nito? Kasi yung isang kwan, yung isang breeding, hinati ko lang sa dalawang pond. So siguro yung mga nalagay dito na price mga 10,000. So siguro yan lang yung nag-survive. Pero marami talaga. So out of 10,000 estimated number of fry, so ito yung nag-survive. So okay na rin sir. Meron din nakalabas oh, tingnan nyo mga pre. So makita mo yung pula ng kwako at saka sangkit, pulang pula talaga. Kaya nga eh, mga pre, kanina ko pa yun napansin, yung ano, yung pagkapula ng kwako niya ay talagang ganda. So bata pa to mga pre. So kapag natira to ng mga enhancer, so pupula pa to. Yung parents nito is kwan, gin rin sangkit saka kwako rin. Gin rin sangkit saka kwako. So may mga gin rin dito sir? Yes po, may gin rin. Na-post ko na nga yung sample na kwan na fry kahapon. Kasi nag-check ako ng kwan kung meron talagang gin rin na lumabas. So marami naman. So mga pre, nandito naman tayo sa pond. So estimated siguro pre, nasa 5 meters sir, no? Ang lapad? 5 by 15? 15, oh. So anong laman nito sir? Ito yung kapatid nung sa kabila na Shiro at saka Showa. Ay yung mga utsuri natin. Grabe oh, ganda. So bakit sir, ba't ang bilis lumaki? Magkapatid sila pero ba't yung ano to, sobrang malaki to kaysa dun. Pareho lang na crowded, di ba? Yung kwan lang, yung nanotice ko lang kasi sa mga pond, merong pond talaga na siguro yung lupa is maganda yung quality. Mabibilis yung paglaki ng isda. Mapre, dito naman tayo sa pad na to. So anong size dito sir? Nasa 15 by 25 siguro. So estimated mga pre, nasa 15 to 25 meter yung dimension nito. So ilang piraso yung laman nito sir? Nasa 5,000 siguro yung kwan. 5,000? Grabe. So mga pre, pasensyahin na kayo sa ingay kasi may mahiwagang aso doon sa kabila. So huwag yun ang pansinin. So yung laman daw nito ay nasa 5, more or less estimated, nasa 4,000 to 5,000 fry. So medyo malaki na sir, no? Mga 2 inch na? Oh, meron ng 2 inch. Ba't may itim sir? Ano yun sir? Usually kasi lumalabas sa pag sangke kwako. May lumalabas na beko, chirumoji, binigoy. Hala! Tingnan nyo mga pre, ang dami! As in mga pre, sobrang dami talaga, tingnan nyo! Ang ganda ng ano sir, no? Nung tubig, no? Kahit summer na, yung tubig ay hindi naglulumot. Mahiwagang balut, mahiwagang fish pan. Hindi nawawala ng tubig kahit summer. So sir, ilang beses ka nagpapakain sa isang araw? Kasi full-time employed tayo, so umaga at hapon lang, 2 times a day lang. So yung mahiwagang aso siguro, 3 times a day kumakain yan. Kain. Pero grabe no? Sa bagay sir, okay naman kung 2 times a day no? Kasi pag 3 times a day, medyo maano na sa tubig no? Grabe na yung intense na pagpapakain. So sir, ano yung pwedeng maibigay mo na mensahe sa ating mga kapwa na koi keeper o sa mga kahabi natin na may plano na magsimula ng ganitong business?
bago tayo magpumasok sa isang sitwasyon or proyekto, mas mabuti aralin muna natin kung ano yung mga kailangan at kung angkop ito sa atin. So kasi yung co-keeping medyo kailangan ng time. Advice ko lang sa mga fellow fishkeepers natin at saka ornamental fishkeeper, tuloy-tuloy lang, huwag tayong susuko. Kahit yung presyo ngayon is medyo mababa pa, pero babawi din tayo, tiwala lang. So sir, ano yung pwedeng expect ng mga manonood natin dito sa Saraga Koi Farm after mga siguro mga month of June? Mga month of June, yung mga selection natin, ilalabas na natin yan. So yung mga serious sabihes, abang-abang lang sa post natin. So yung account ko is Kinanjan Tono sa Facebook at saka yung Kinanjan Tono sa Saraga Koi Farm. So sir, alam ko na sa ganitong business, so kailangan talaga ng mga partners, kaibigan o kakampi kumbaga, sabi ni PJ. So meron ka ba sir na mga club or grupo na nandito mismo sa Saraga? Yes, may kwan kami dito, association na tinatawag na Saraga Ornamental Fish Breeders and Sellers Association. Makita niyo sa t-shirt ko. Na natayo ito last year lang. Tsaka sa pa, proud to say na during Farmers Week, during ng province of Iloilo, nanalo kami ng best boat competition doon. Wow! So sir, bago natin tapusin yung video na to, so bibigyan kita ng pagkakataon. So mega shoutout sir! Shoutout sa members ng Saraga Ornamental Fish Breeders and Seller Association, sa kay Boss Binbin, Eduardo, Giancarlo, sa iban pa, hindi ko na makuan, magduduan pa siya agad, na mental block ta. So yun mga pre, maraming salamat sa panunood ng video namin ni sir. So naway nabusog namin yung mga mata nyo, so sa mga kahabi natin na koi keeper. So kapag gusto nyong naghahanap kayo ng mga isda na pwedeng alagaan, lalong-lalo na sa koi, so pwedeng yung i-PM si Sir Kinanjan Tono. So ito yung Facebook account niya na dalawa, so ipipin natin dito sa ating screen. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So siguro mga pre, hanggang dito na lang muna yung video namin ni Sir. So maraming salamat. So God bless us all and bye bye. Sorry, it's DJ. Get some.